Takeout, deliveries at alfresco o outdoor dining lang ang pinapayagan sa Metro Manila at apat na karating probinsya. Kaya ang ilang establishmento mabilis na nag-adapt. Gaya po dito sa Green Hills sa San Juan, naglagay sila ng tig-iisang tent para sa outdoor dining. Kumusta kaya yung additional measures na to para matiyak ang safety ng mga customer? For compliance na rin sa bagong protocols ni mall and din ni DDI is, ano ma'am, ganyan ma'am, one seat apart, 1 meter apart talaga siya, and single dining lang siya, hindi, wala, bawal yung face-to-face na talaga, ma'am. Gano'ng kahaba pwedeng outdoor dining, sir? Ngayon, ma'am, outdoor dine-in, binibigyan na sa mga 1 hour or 1.5 hour lang. Tapos, i-re-remind na po yung customer. Yes, ma'am. Opo. Una nang sinabi ng mga eksperto na nababawasan ang banta ng pagkalat ng virus sa open-air locations kaysa sa enclosed o kulob na lugar. Ang IATF sinabing mabilis din ang hawahan kapag indoor dining. Sir, makakatulong naman po itong alfresco dining. Yes ma'am, so much po. Lalo na kung last year nagkaroon ng take-out lang, mas better na merong ganito para mag-profit din si store. Para din hindi mabawasan din yung mga tao namin. Susubukan nating mag alfresco dining dito. Sa mga kapatid natin na mag-outdoor dining, huwag pong kalimutang ibalik ang face mask after kumain at syempre mag-disinfect kasi humawak tayo ng mga bagay na nandito. Hindi ako ganun katagal kumain, around 10 to 15 minutes lang kasi medyo hindi komportable yung lugar dahil maalikabok dahil tumataan pa rin yung mga sasakyan sa gilid natin at saka medyo mainit. Hindi rin ako ganun kakomportable na magtanggal ng face mask na matagal kasi may mga tao dumadaan sa gilid ko, yung mga papasok doon sa entrance ng mall. So parang ang pinakamaganda pa rin talaga mga kapatid, kung kaya, take out at delivery na lang po ng mga pagkain na kine-create natin para ma-make sure natin na safe ang lahat. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.